Ano mga master, meron naman tayong home service ngayon. Ito isang automatic na washing machine. Itong top load. Bago tayo mag-umpisa mga master, please naman paki-subscribe naman itong isa kong YouTube channel para naman sa mga sports activity ng anak ko. Remni Sports po mga master. Ang reklamo pala ni customer nito mga master, hindi daw pumapasok yung tubig. So tinitingnan natin dito. 'Di ba may tubig naman, no? Malakas naman yung tubig. Kaso ang problema diyan sa loob mga master, hindi makapasok yung tubig. So almost same pa rin yung mga problema pag mga ganito mga master, pag hindi pumapasok yung tubig. Alam naman natin kung saan yung problema niya. 'Di ba? Same lang dun sa ginagawa natin dati. Dito naman ito sa motor. Yung sa solenoid niyan. So switch off muna natin mga master. So tatanggalin natin. Sobrang sikip kasi dito. Kaya gumagamit na ako ng flashlight mga master, kasi hindi namin mahila-hila to. Kasi yung hose naman sobrang iksi. Tapos masakit pa yung kamay ko mga master. Hindi ko pa kaya magbuhat. Wala kasi si Master Dodds eh. So ito po yung problema niyan mga master. Pabalik-balik lang mga problema nito. Kasi yung pinaandar natin, umuugong lang ito. So alam na natin na ito lang yung problema. Kita naman natin na may tubig na tumatagas sa galing sa gripo, pero hindi pumapasok doon sa loob. Ito pala isang inverter mga master na unit Samsung. So tatanggalin natin ito mga master ha. Wala lang naman itong tornilyo, hihilain lang natin ito pataas mamaya. So yan. Bagong-bago pa yung unit nila mga master. Tatlong buwan na daw itong nakatambay. Hindi na nagamit. Mabuti naman yung may-ari. Dumaan doon kanina sa shop. Tinanong ko agad. So pinuntahan natin naman dito. Kasi nandito lang naman malapit sa amin. Yan mga master. Umaandar na yan ha. Pero yan o. Umuugong lang. Alam natin na gumagana pa ito. Dito kasi banda yung papasok yung tubig. Wala kasi akong tripod eh. Nahanap po doon kanina sa shop. Hindi ko makita. Kaya isang kamay lang yung gamit ko. Hawak-hawak ko lang itong mobile ko. So alam natin mga master na gumagana ito. Na tumutunog eh. Naririnig nyo, umuugong yung motor niya. Yung solenoid. Sandali mga master, tatanggalin ko. So ito mga master, nakita nyo isang kamay lang yung laging nakahawak sa spare, tapos yung isang kamay ko sa mobile. So medyo mainit-init pa ako mga master oh. Alam natin na may resistance pa po ito, nag-i-stack up lang siya. So same pa rin yung problema at saka proseso nito. Kailangan lang natin tanggalin, lilinisan natin. So dadalhin ko na lang mamaya sa shop kasi wala kong pang tanggal dito. Tester lang at saka ano yung dala ko, Philips ko, kasi malapit lang naman sa shop. So urong muna natin. Try muna natin i-check mga master ha, para makita natin o makita ni customer ha. I-check muna natin. Nakasit pa rin tayo sa times 10 ohms na lang mga master para mas mabilis. Titingnan nyo yung tester ha. Hindi naman sa gano'ng kataas yung resistance nito, pero alam natin na gumagana ito kasi mainit. Medyo mainit-init pa. Yan o, tingnan nyo mga master. So kahit magkabaliktad-baliktad dyan, walang polarity yan. So tingnan nyo yung tester mga master ha. After natin i-check ito, dadalhin ko ito mamaya sa shop. Tingnan nyo. Yan o, diba? Gumagalaw ang ating tester o. Yan. So dadalhin ko lang muna sa shop ito mga master. Lilinisan natin. So ito na po yun mga master. So hinahanap po talaga yung tripod. Hindi ko mahanap eh. Iwan ko kung saan ko yun nalagay. Isang kamay lang munang ginagamit ko sa pagpapakita sa inyo mga master. So mayroon naman akong ibang video na kung nasundan nyo yun, simple rin yung pagtanggal. Gagamitan natin siya ng flat screw. So dahan-dahan lang tayo kasi may magnetic yan dun sa loob ng motor niya eh. Sobrang nipis. So maingat lang tayo mga master. Gagamitan natin ito ng flat screw. Paikot-ikuti natin yan. Sinsa na kasi wala talaga akong tripod. Hawak-hawak ko lang yung mobile ko mga master eh. So yan mga master, ikot-ikutin nyo, iangat nyo yung flat screw nyo. Kailangan dahan-dahan lang, tapos
pag matanggal na natin yan, paikot tayo, ikotin natin yung sa loob yan, yung pakala naman. Mamaya pakita ko sa inyo ha. Tatanggalin ko lang ito, saglit lang mga master. So, ang hirap kasi wala akong tripod. Pasinsya na, wala naman kasi si Dodge. Inutusan ko mayroon siyang chinecheck naman. So, flat screw ang gagamitin natin dito mga master para madali lang. Standby lang mga master, tatanggalin ko lang. So, ito na po yun mga master, natanggal na natin. Ang next natin gagawin mga master, iikutin lang natin ito. Itong ginagamit ko. Yan ang pakanan yung ikot natin yan. Dahan-dahan na kasi pag nasugatan yan, delikado din yung plastic lang din kasi yan eh. Madaling madurog yan eh. So, ganyan yung pagtanggal yan mga master, pakanan. Pasensya na kayo, mahirap kasi walang tagahawak. Ganyan na mga master, oh, pakanan. Yan. Tapos, same pa rin yung proseso niyan. Isa, mamaya tatanggalin din natin. So, dito mga master, yung tingnan nyo, sobrang dumi na niyan. Kasi yan kadalasang nag-stack mga master, yung dumi niyan. Kaya hindi nagpa-pump yan. May spring kasi yan sa loob. Titingnan nyo ha, tatanggalin natin mamaya. Meron kasi yung spring sa loob mga master, pati yung spring niyan tatanggalin din natin. Dapat kasi nagpa-pump yan eh, hindi mag-stack. Tingnan nyo mga master kung gano'ng kadumi ha. Yan, yan yung sinasabi. Ilinisan nyo lang yan ng basahan, yung malinis din ha. Tapos, kung mayroon kayong yung pinakamanipis na sandpaper o liha, pwede din gamitan nyo, tapos lilinisan nyo din ulit. Ito yung sinasabi ko mga master, yung spring. Yan. So, kailangan pumapump yan eh. So, ito mga master, tingnan nyo, kinakalawang na. So, yan, lininisan din yan ng basahan. Yung malinis ha, tapos yung liha, yung pinakamanipis naman. Yan, tingnan nyo mga master. Oh. So, lilinisan natin yan, pati ito. Pati yung isang motor nyan dyan, tatanggalin natin yan mamaya. Pero same naman yung proseso natin, isa na lang yung gagawin natin. Para hindi masyadong mataas kasi ang hirap, wala naman ako yung kasing tripod na hawak-hawakan. At least nakita nyo mga master kung anong nasa loob nyan. So lilinisan natin yan mamaya mga master. Gumitan natin ng basahan, malinis na basahan, tapos yung pinakamanipis na liha. Pati ito, tingnan nyo. Mayroon na siyang parang corrosion mga master. Ito na po yun mga master, nalinisan ko na. Hindi ko na lang muna nakuna ng video kasi mahirapan ako. Kailangan ko kasi gamitin yung kaliwa kong kamay. So, tingnan nyo, malinis na, di ba? Pinunasan ko lang yan mga master. Tapos, sinugasan ko. Pinunasan ko ng malinis na basahan. Tapos, ito, may butas kasi yan. Tutusukin nyo dun yan, yung pin. Kasi, minsan, ay nagbabara dyan o mga sabon-sabon. Pati, sandpaper o liha. Ito yung ginagamit ko, yung manipis. So, kailangan kasi mga master magpa-pump ito, hindi siya mag-i-stack. Pag mag-i-stack yan, hindi makapump yan, tumitigas yung spring. So, hindi makapasok yung tubig doon sa loob. So, ang ginagawa natin mga master, pinapakita natin itong isa lang kasi sobrang haba na kung dalawa. Wala kong mapaglagyan ng kamera. So, ito ang mga master, tingnan nyo. Ganyan siya dapat sana. Pero nung tinanggal ko kanina, hindi siya nagpa-pump eh, kasi nag-i-stack siya. So, ganun ang kadali mga master. Kung paano nyo tinanggal, ganun din yung pagbalik nyan. So, ito mga master, ha, tingnan nyo. Ibabalik natin yung rubber. Ganyan sana yung sistema nyan mga master. Oh. Sandali lang ha. Mahirap kasi yung isang kamay lang ginamit ko. Yan. Ganyan sana mga master. Oh. Magpa-pump siya. Pero nung tinanggal ko kanina, ang tigas. Nagkakaroon na ng corrosion siya eh. At saka dumi sa loob. So, iikutin na natin pakaliwa mga master. Tapos mamaya, gagamitan na lang natin ng long nose. So, ikakat ko na lang mamaya mga master. So, madali lang naman ito masundan mga master. So, maya-maya, ibabalik na natin to kasi maglalaban na daw si customer. So, madali lang kasi itong sundan mga master at saka pag-lock niyan, ikutin nyo lang pakaliwa tapos diinan nyo.
gagamitan nyo din ng lungnos ng dahan-dahan. So, ibabalik na natin to. So, ito na mga master. Dito na tayo sa customer. So, bago natin ito paanda rin mamaya mga master, pakisubscribe naman din sa isang YouTube channel ng anak ko, yung Rimley Sports mga master. So, maraming salamat pala. Sana supportaran nyo din mga master. So, ito po yun mga master. I-down nyo lang. Wala naman kasi itong tornilyo. Iangat nyo lang tapos hilain nyo pababa. So, ganun lang ito kasimple mga master. Itong Samsung na inverter. Ibabalik na natin yung connection. Tapos papaanda rin natin ngayon. Mamaya na natin ibalik tong takip. Sundan nyo na lang muna to. Tapos ibabalik na natin tong gripo. Para masubukan na natin kung gagana ba yung ginagawa natin. Manual. Sabi pa ni customer, kung hindi daw gagana sana ito, bibili na daw sila ng manual daw na washing. So, tinignan natin, binuksan natin yung gripo. Mayroon naman tubig, oh. Karon, okay na. Check natin ulit. Oh, diba? So, mayroon tubig yan. So, nakita nyo naman na tumatagas ang tubig. So, ngayon, papaanda rin natin ito ngayon, mga master. Saksak mo na busing. So, yan. So, ngayon, gagawin natin mga master. Isisit lang natin ito sa medyo mababa para madali lang. Lagay na lang natin sa 1. Tapos, kabila naman, 1. Para mas mabilis lang, observe para makalaban na si customer. Tinta. Yan, papanda rin natin to. So, bago kasi ito umaandar mga master, iikot pa muna ito, sabi ng customer. Kasi naman, ang mga washing mga master ng mga ganitong design, iba-iba kasi yung sistema nila eh. Pero ito, iikot muna ito mga master, at tingnan nyo. Bago papasok, iikot muna siya, tapos mag-i-stop, tapos papasok daw yung tubig. Yan o. Tapos mag-i-stop yan mga master. Mga seconds lang. Tapos papasok na yung tubig. So, hantayin lang natin. Madali lang naman ito. Yan po yung brand niya mga master, oh. Digital inverter. Samsung yan. So, hintayin lang natin saglit mga master, ha. Ito po yung brand niya, Samsung. Pakisubscribe niya ulit pala mga master. Please naman tulungan niyo yung YouTube channel ng anak ko, yung Rimley Sports. So, maraming salamat pala sa inyo. Ilalagay ko lang din yung link mamaya sa baba. Yan. O, diba? Kung mapasok na yung tubig mga master. Kung panas po sa meron si busing, no? So mga ilang minuto mga master, andar na yan. So ito din mga master, kung mga ganitong klaseng design, pag binubuksan mo siya, mag-i-stop yan, hindi papasok yung tubig yan kasi may sensor din sa may contact point din ito sa cover nito, kagaya din ito ng manual. So yan mga master, pumapasok na yung tubig niyan mga ilang minuto, andar na yan. So wala naman pong error na nakalagay. So bago pa natin ito pinuntahan, tinanong ko muna si customer nung pumunta sa shop. So nasubaybayan na natin agad kung ano yung problema niya kasi almost same lang yung mga ganitong design pag hindi pumapasok yung tubig. So hintay lang natin mga ilang minuto ito mga master, tapos i-observe natin ng ilang minuto kasi nakasit lang naman sa 1 minute yung madali lang naman. So ganun lang, hintay lang natin to saglit mga master. Pero at least nakita na natin na pumapasok na yung tubig, di ba? Ito po yung reklamo ni customer, 3 buwan na itong nakatambay, bibili na sana daw sila sana ng manual. Mabuti na lang dumaan sila doon sa shop, tinanong nila ako. So nakuha naman natin agad kung anong problema ng unit nila. So pinuntahan natin agad. Hindi na natin kailangang dalhin sa shop kasi ang bigat pa naman ito. Ang reklamo ni customer, akala talaga nila hindi na
magagamit ito o mapakinabangan ito. Sayang naman, bagong-bago pa yung unit. O, nakita nyo naman, di ba? Tatlong buwan itong nakatambay mga master. Wala na daw sila ng gana kasi nung may nag-check ng iba, tinanong sobrang mahal ng charge nito. Kaya naisip-isip nila na bibili na lang daw sana sila ng bago. Yung manual. Siya na bubuksan natin, no? So, ito yung sinasabi ko mga master kasi may sensor yan o may puntak point yan sa ilalim ng takip. Pag binuksan mo yan, mag-i-error yan tapos ihinto yung tubig. So yan. Close natin ulit. Yan, no? So, di ba? Kaya kung may ganito kayo mga master, halimbawa nakasit na yung ano no, yung sa program niya magwawas na siya, huwag nyo laging buksan yan kasi masisira talaga yung board niyan kasi may mga communication yan, may mga sensor yan, so huwag nyo laging buksan yung pinto niyan, ayun takip. So pinakita ko lang sa inyo na pag binubuksan mo mag-i-stop, papasok yung tubig. So yan, sobrang baba lang yung seat natin. Hintayin lang natin saglit ito mga master, papaandarin natin ito. Tapos tuturuan natin si customer mamaya kung anong gagawin niya dito. Kasi mayroon naman talagang ibang customer na basta lang kay may ganito silang washing, hindi na sinusunod yung anong mga dapat na instruction. Halimbawa naman kung may mga katulong din, alam nyo naman, kailangan nyo yung bigyan nyo sila ng instruction kung paano gagamitin ito. Habang naghihintay tayong umaandar ito mga master, please mga master, pakisubscribe naman sa isang YouTube channel lang anak ko, yung Rimley Sports mga master. Ilalagay ko na lang din yung link mamaya sa baba. So, maraming salamat pala sa inyo. Yun no, umaandar na mga master. So, ganun lang kasimple mag-troubleshoot mga master. Tatanggalin nyo lang yun. Kung limbawa naman kung may ganito kayo, kung malayo kayo sa shop o sa mga technician, kung limbawa mga customer, ganun lang tatanggalin nyo. Pero for safety, bubunutin nyo muna sa saksakan, ha? Huwag nyo kalimutan talaga. Yung mga kagaya natin baguhang technician, ganun lang din kasimple at saka kadali tanggalin at saka lilinisin yun at saka magto-troubleshoot. So may resistance naman siya. Kung walang resistance yun, papalitan na yun. Pero mayroon namang resistance yung solenoid ganina. Nakita nyo naman. So lilinisan nyo na lang. Gagamitan nyo ng flat screw at saka long nose. Yan o, umaandar na. Pero tingnan nyo mga master, sobrang dumi. Sabi ni customer, ang dumi daw. Paano linisan? O, mamaya, uunahin lang muna natin. O, ang dumi mga master. Tatlong buwan kasi itong hindi nagamit eh. Tumitigas na daw yung mga sabon-sabon dyan sa loob. Kasi nung nag-standby ito, mayroon pang tubig, hindi na tapos yung labahin nila. Kaya siguro, yun tumitigas yung sabon. O, tingnan nyo. Sobrang dumi. Yan, tingnan nyo mga mastero. Sobrang dumi na. Ipapalinis din sa amin to ni customer. Update ko na lang kayo mga master, pero at least nakita na natin o solusyon na natin kung problema ni customer. So may natulungan na naman tayo, tuwang-tuwa na siya, maglalaban na daw. Maraming salamat, next time ulit.